Raffy Tulfo naging clerk at Shoeshine Boy sa Amerika. Is that real? For more latest updates and chika balita, tumutok lang sa channel ko. Narito at tunghayan natin ang buong detalye. Raffy Tulfo naging tagalinis ng mesa at sapatos sa Amerika. Hating gabi na nung Sabado, matagal nang tapos ang usapang real life ni Miss Luce Cruz Valdez. Sunod-sunod na tawag at text pa rin ang aming tinatanggap dahil sa kanyang panauhin si Raffy Tulfo. Mga sosyal at masa ang kausap namin, pero iisa ang kanilang damdamin. Ang gwapong-gwapo raw at walang kayabang-yabang ang palabang newscaster. Ipinadala namin kay Kuya Raffy ang mga mensahe. Puro thank you lang ang kanyang sagot. Napakasarap naman kasing ibaon sa pagtulog ang mga papuring ipinararating namin sa kanya. Sabi ng isang abogadong katext namin, sa buong interview, there was no sign of kayabangan kay Raffy. Ang pag-upo niya na medyo nakayuko siya. Yung hand movement niya na simple lang. It really shows his low-key personality. Manghang-mangha naman ang isang kaibigan namin nang malaman nito mula sa mga kwento ng host ng Wanted sa radyo at Idol in Action na nung mapadpad pala siya sa Amerika ay nagtrabaho siya bilang tagalinis ng mesa sa isang restaurant, nag-clerk, naglinis ng sapatos, shoeshine boy. And look where he is now. Siya na ang pinagsusumbungan ng mga kababayan nating earning millions sa YouTube channel niya. Pahayag ng aming kaibigan. Ibinabahagi rin ng walang inuurungang news anchor, komentarista ang pagiging pasaway niya nung nasa high school pa siya. Naglaya siya sa kanilang bahay, nakipagbarkada. Dumating pa yung sa puntong natutulog siya sa luneta. Pero pinagsisisihan ko na ang lahat na yon. Palagi kong sinasabi sa programa ko na huwag nilang tutularan ang ginawa ko. Bumangon ako, nagsipag, at nangarap, pagtutuwid ni Kuya Raffy. Sa kanila magkakapatid na mas kilala sa Tagoreng Tulfo Brothers, ay siya ang pinakasikat ngayon. Malayong malayo ng estado niya kina Kuya Ramon, Kuya Ben, at Erwin. Napakabukas kasi ng kanyang puso sa mga kababayan nating may matinding pangangailangan. Siya ang boses ng mga inaapi, kaya patuloy siyang binibiyayaan ng kapalaran. At sa bawat tagumpay na inaani niya, ay isa lang ang palaging bukang bibig ni Raffy Tulfo. To God be the glory! Sino nga namang mag-aakala ng isang Raffy Tulfo ay dating clerk, tagapaglinis ng mesa, at isang shoeshine boy? Ngayon, malayong malayo na ang narating ni Raffy Tulfo at palagi niyang sinasabi sa mga nanonood sa kanya na wag siyang gagayahin. Kasi, nung teenager siya, naging pasaway siya. Lumayo siya sa bahay nila at nakipagbarkada. Natulog din siya noon sa luneta. Ganon pa man ang nangyari sa kanya, siya'y patuloy na lumaban, nagsipag, nagtiyaga. At ngayon nga, siya ay kilalang kilala na. Siya lang naman ang tagapagtanggol ng mga kababayan nating naaapi. Mabuhay ka po, Idol Raffy Tulfo. Mga kabarangay, anong masasabi nyo regarding dito? Just comment down below para sa inyong salubin at mga reaksyon. For more latest updates and chika balita, tumutok lang sa channel ko. This is Lady Boss Tiger Showbiz News, nag-uulat. Bye-bye!